good morning! Kumusta kayo lahat? So, ayan. So, Thursday ngayon, napag-isipan namin na mga co-teacher ko na magluto ng gulay. Kasi namisa nila yung sabaw-sabaw. So, kasi palagi na lang na prito yung ulam namin. So, yan, napagkaisahan namin na manguha ng gulay sa paaralan namin. Gulay yan sa paaralan. So, marami kaming tanim na gulay doon. So, ayun, nagpaalam kami para kumuha doon sa aming coordinator sa gulay ng paaralan. So, yan, nakakuha kami at yan, piniprepare na natin kasi lulutuin later. So, yan, makikita niyo yung pagkain na sa harap namin. Yan din ay mga pinag-ambagan namin na pagkain para sa celebration ng successful na election. So, ayan, napakasaya namin kasi natapos na rin yung election. So, lahat kami ay nag-participate at nagbantay sa election. So, yan, makikita ninyo, eto si Ma'am Juliet. So, Ma'am Juliet yung atasan na magluto ngayon. Yes, napakasarap niyang magluto, guys. So, siya yung aming inatasan ngayon kasi gusto namin kumain ng masarap na gulay. So, halos kami lahat is takot na magluto. Baka kasi mapalpak na naman yung lasa ng aming niluluto. So, yan guys, nagluto na kami ng isda at saka nagluto na ng kanin, isaing na habang hinahanda yung lulutuing gulay. So, habang piniprepare natin yung mga lulutuin, ayan, naguhugot na rin si Mom Juliet ng mga pinaggamitan natin ng mga pinggan. So, ako naman, nandito ako, nabivideo lang at saka gumagawa ng kalokohan, katatawanan para hindi naman sila ma-board. So, yan. Ito yung mga kamatis na isasahog natin mamaya at saka yung iba ilalagay sa bagoong. Kasi gusto nila yung may bagoong. Separate yung bagoong sa gulay. So, yan. Piniprepare na ni Ma'am Juliet. Sabi kasi niya, later na daw namin ilalagay itong mga gulay kapag malapit na kaming kumain kasi para hindi daw masyadong malambot yung gulay kasi kapag malambot na daw masyado yung gulay para hindi na mahawakan. So dito lang ako at pinapanood ito si Ma'am Juliet para naman meron din tayo matutunan na paraan ng pagluluto. At next time sa bahay, kapagluto tayo ng kasing sarap na pagluluto niya. So yan guys, sa mga hindi mahilig kumain ng gulay, kumain kayo kasi masustansya yung gulay. Huwag puro fried chicken kasi kapag tumanda kayo, katulad na namin, mamimiss niyo talaga yung mga gulay. Lalo na yung niluto ng mama nyo, masarap yun. Tapos kami nga ngayon, naghahanda kami ng mga gulay. Naalala pa namin yung mga luto ng mga nanay namin. Ang sarap talaga. Pero namiss namin kasi kanong kabataan pa namin, ayaw na rin namin kumain ng gulay. Mas gusto namin yung mga fried egg, fried chicken, lahat pa ng fried fish, yun. Pero kapag pala tumating ka na sa mga medyo umidad-idad ka na, katulad namin, hanapin mo na naman yung gulay. So tulad namin ngayon, lalo na pa yan mayroon kayong baby. Kasi yun daw yung pampagatas ng mami para sa baby nila. So ako, kahit wala akong anak, hindi pa ako nag-asawa. So, kakain ako ng maraming gulay para kapag nagka-baby na ako, marami na akong gatas. So, syempre, ganun yun. Tapos, baka naman yung gatas natin, hindi lang isa yung nangangailangan. Baka kailangan din yung tatay. Ay, joke lang. Hindi pala yung baby natin, syempre. So, yan. Pinagtawanan nila ako, guys. Kasi sabi ko, kakain na ako ng maraming gulay ngayon. At least, meron akong gatas kahit bata pa ako. Kapag dumating yung time na mag-asawa na ako, so hindi na ako mahirap ang mabili ng mga gatas kasi marami ako sa dibdib ko. Ayun, so kami lang tawa. So ito yung madalas kong ginagawa dito, guys. Kahit na ang busy nila, gumagawa talaga ako ng kalukuhan, katatawanan. Kasi yun talaga yung role ko lang dito, eh. Kasi ako nga yung pinakabata sa group namin. So eto sila is mga 40 plus na sila, so masyadong seryoso na sila sa buhay. Kaya natatawa sila sa akin kasi ako kasi yung napakakulit. Ako yung pinakabata dito sa amin, so napakakulit ko pa. So yun, nasasaya na rin ako kasi kapag nandito kaming lahat, naririnig na yung kalokohan ko. Minsan, yung iba naming mga kasamahan is medyo siniseryoso nila yung kalokohan ko. At the end of the day, natatawa sila na kung bakit serious nilang pakinggan yung sinagsasabi ko dito. So yun guys, masaya dito guys. So
habang gumagawa tayo ng kalokohan, meron din tayong ginagawa na maayos na trabaho. So, katulad nito, hinahanda namin pagkain namin kasi a while ago, medyo busy ang bawat isa. Nagsusort ng modules, yung iba naman gumagawa ng reports. Kami naman ni ma'am is yung principal namin. So, meron kami ginagawa na reports para dun sa aming division. So, yun, medyo stress pa rin dito sa amin kahit sabihin na walang mga estudyante, walang mga mag-aaral kasi nga hindi pa tayo face to face. Mahirap pa rin guys, hindi madali yung buhay bilang teacher. So sabi ng iba, bakit naman nagugulay lang kayo, kadarating lang ng bonus ninyo. Guys, yung bonus na sinasabi nyo guys, hindi yan nagtataga sa mga kamay ng mga teacher. Ang daming bayarin yung teacher. Kung inaakala nyo madali mag-teacher, hindi, napakahirap. So yun, pero kahit mahirap yung mga trabaho ng mga guro, napakasaya nila sa kanilang profession. Masaya sila na nakapagbibigay sila ng magagandang bagay, especially dun sa aming mga mag-aaral. So ako naman is marami akong natututunan dito sa mga kasamahan ko, lalo na ako yung pinakabata. Maliit pa yung aking mga karanasan sa tinatawag na profession na ito. So ayan, habang ginagawa namin ang pagluluto na to, maraming mga bagay at advice na naririnig ko sa kanila. So napakasaya guys na makasama mo yung mga matagal na mga guro. Ito naman si Ma'am Jen at saka si Ma'am Joby. So yan, kung ano-ano yung mga kalukuhan nila pinagsasabi. So ito naman yung guy, yan yung aming PTA president. So yan, balik tayo kay Ma'am Juliet. So inahanda na niya yung ating isda para iluluto na natin dyan sa may kumukulong at sabaw na ating kakainin mamay. Ito namang isda na to guys, binili lang namin dyan sa may kanto sa labas ng aming paaralan. So kasi gusto nila may sahog yung aming gulay. So binigyan natin yung ating power para makabili tayo ng isda. So yan, dalawang piraso lang yan ng isda guys, dahil isasahog lang naman natin sa ating gulay. Napakaseryoso ni Ma'am Juliet sa pagpupunit ng ating isda. So, sarap nito guys. Excited na ako guys para mamaya kakain na tayo. So, yun. So, baka later guys, hindi ko na may pakita sa inyo yung output natin sa pagluluto na to kasi meron akong aasikasuhin na report. So, maiiwan ko to si Ma'am Juliet dito sa kusina na walang camera at hindi ko na masusubaybayan yung pagluluto niya. Kasi nga, yun, may tatabahuin pa ako. At the same time, eto na, kumakain na kami ng aming handaan para sa celebration namin sa successful na election. So, napakasaya guys dahil nagtipon-tipon kami dito sa office para i-celebrate yung successful na aming pagbabantay sa election. So, napakasaya guys kasi first time kong mag-serve ng election and then nakita ko yung gaano kahusay ng aming team para maging successful yung election. Ito na naman si Ma'am Juliet, hinuhugasan ulit yung ating mga gulay na natapos ng hiwain ng ating mga kasamahan nila Ma'am Jen at Ma'am Juby. So, hugasan niya yan kasi hindi pa daw yan hugasan a while ago. So, yan. Sabi pa nga niya, dapat itong paghugas na to, ginawa ito first bago siya hiwain para yung nutrients daw ay hindi matanggal. So, yun yung para sa kay Ma'am Juliet. So, yun. Samahan natin muna siya for a while sa paghuhugas na ito. And then, later, iluluto niya ito kapag mag-11 a.m. Kasi ang time natin yan is 10:30 pa ng umaga. So, napakaaga pa pa para lutuin itong gulay. Baka kasi masyadong lumambot. So yan guys, hinugasan ang kalabasa, sitaw, ayan, meron tayong sitaw, meron din tayong takway yung sa gabi ba, yung ugat ng gabi sa labas, yung takway ang tawag dun. So ito yung sitaw natin, hinugasan ng Juliet. Yan, may kaibigan ako, ayaw kumain ng sitaw ah. Pinakaayaw niya na gulay yung sitaw. I don't know ano naaalala niya sa amoy ng sitaw. Sabi niya meron doon siya naaalala kapag naamoy niya yung sitaw. So, hindi ko na sasabihin guys, kayo na bahala ano yung naisip niya. So yun daw, kaya ayaw niya kumain ng sitaw.
Ayan, napakagaling ni Ma'am Juliet, no? So, ganun talaga yung mga mamshi, no? Magaling sa pagluluto. And then, pagkatapos lugasan ng sitaw. Ayan, ilalagay na ni Ma'am Juliet yung mga gulay dyan. Ah, no. Ito pala yung mga sibuyas, kamatis, at saka luya. Kasama na rito yung ating isda. Ayan. So, pakukuluan yan ni Ma'am Juliet. So, I think guys, hanggang dito lang yung video ko. Hindi natin masusubaybayan yung end ng pagluluto na to. Kasi nga, inutusan akong bigla. So, hindi ko na masusubaybayan ang videohan ang pagluluto ni Ma'am Juliet. So, see you next time na lang guys. So, baka sa susunod na pagluluto namin, maaabangan natin. Bye!